Uumpisahan kong ikwento ang ating kwento. Ay teka, mali nga pala kasi wala nga palang tayo. Pero sandali lang, ipapaliwanag ko ang dahilan kung bakit ang libro natin ay hindi na pwedeng umpisahan. Uumpisahan kong ikwento ang dulo. Oo, sa dulo kahit wala naman talagang umpisang nabuo, binuklat ko ang aklat nating dalawa, ngunit blankong mga pahina ang aking nakita. May kwento tayo, pero hindi na dapat pang isulat. Dahil nagwakas na bago pa mabigyan ng pamagat, hindi ko alam kung paano ko uumpisahang ibigkas. Dahil pati mga letra ay hindi nagtutugma-tugma, ang mga salita ay parang ayaw magtabi-tabi, sa aking labi parang wala nang masabi. Nagwakas sa paalam, dahil ito ang tama. Nagwakas sa paalam, dahil hindi na pwede. Nagwakas sa paalam dahil napaka-imposible. Nagwakas sa paalam dahil sa akin may iba nang nagmamay-ari. Nagwakas sa mga katagang mahukontento na lang ako sa malayong tingin. Nagwakas sa mga katagang sa panaginip na lang kita mamahalin. Nagwakas sa mga katagang gusto kita pero nakatali ka na. Nagwakas sa mga katagang hindi na ako aasa pero hayaan mo lang muna akong mahalin ka. Ayoko sana na hayaan kang masaktan dahil nakikita mo akong masaya sa iba. Ayoko sana na hayaan kang masaktan dahil hindi ko masuklian ang tingin sa iyong mga mata. Ayoko sana na hayaan kang masaktan dahil siya ang tanging sa puso ko ay nakaukit. Ayoko sana na hayaan kang masaktan dahil hindi kita kailanman pwedeng piliin. Sinubukan kong iwasan at layuan ka. Sinubukan kong itigil ang komunikasyon nating dalawa. Halos magtago na ako pag ikaw ay nakikita, pero patuloy ka pa rin nagpaparamdam sa akin ng pagpapahalaga. Sana mahanap mo na rin siya. At kung makita mo man ang sa iyo ay nakatadhana, huwag mo akong hanapin sa kanya dahil hindi ako siya at hindi siya ako. Natakot ako sa mga nasambit mo. Hahanap ako ng babaeng kagaya mo. Tandaan mong kahit kailan hindi mo makikita ang isang tao sa ibang tao dahil ang katangian ng bawat isa ay hindi pare-pareho. Salamat sa pagmamahal mo at patawad kung hindi ko kayang suklian ito.